na balita po. Pumano na ang singer-composer ng sikat na kantang Pusong Bato na si Rene Alon de la Rosa. Dinala raw siya sa 40 ospital pero tinanggihan at ang hitmaker hanggang sa tuluyan siyang bawian ng buhay. Nasa frontline ng balita ngayon si Jenny Dongon. Hindi lang isa, dalawa, lima o sampu, kundi 40 ospital ang sinuyod ng pamilya ng singer-composer ng hit song na Pusong Bato na si Renato Alon de la Rosa. Tiniis daw ng singer ang sakit na dinadanas, makahanap lang ng tatanggap sa kanyang ospital. Mula Quezon City, umabot pa sila ng Cavite. Kwento sa News 5 ng anak ni Rene na si Justine, sumama sa isang outreach program ang kanyang ama nitong nakaraang linggo. Naulanan daw ito kaya nilagnat. Noong Martes ng umaga, dinala nila ang kanyang ama sa ospital. Negatibo naman daw ito sa antigen test. Kasi po bumaba po yung oxygen level niya. Ang oxygen level po niya is 38. Tapos kaya po na-confine po siya sa Lovalitas District Hospital po. Mm-hmm. Ayun, after po nun, okay naman po yung lagay niya. Kaya nagpa-uwi na po siya dito po sa bahay. Mm-hmm. Kaso po, nung pag-uwi po dito sa bahay, mga ilang oras lang po, umatake na naman po yung allergy niya. Pagsapit ng hapon, muling nahirapang huminga si Rene. At sa pagkakataong iyon, wala ng ospital na tumanggap sa kanya. Nagpaikot-ikot na ang pamilya. Isa sa mga pinuntahan nila ang Philippine Heart Center. Pero ganito pa raw ang isinagot sa kanila ng isa sa mga nurse doon. May sakit pa siya sa pukong? Kahit ni Freddy Aguilar pa yan, kahit Manny Pacquiao pa yan. Wala po ba? Eh kung wala talagang bakante, tingnan mo yung COVID ER namin doon. Pag-isa may hirap huminga, isa doon, isa sa isang symptom, hirap huminga, may lagnat. Kahit negative pa yan, nalagay ko sa COVID ER yan. Puno nga po ngayon, kahit nga mga pasyente namin, nire-refuse namin yung admission. Kasi nga po puno nga doon, kahit pasyente ng heart center ha. Hanap na po kayo ng ibang hospital, ma'am. Kasi ilang nga talaga Inabot na sila ng Miyerkules ng madaling araw, naghahanap pa rin ng ospital ang pamilya ni Rene. Full capacity po lagi ang sinasabi. Nagmamakaawa na nga po kami na nag-iiyakan na nga po kami para kahit sa labas na lang po ba kami, mabigyan lang po si Papa ng first aid or yung oxygen tank. Kasi si Papa naubusan na rin po ng oxygen tank, wala na po kami mabili. Ang mas ikinadudurog ng puso ng pamilya ay nang sabihan daw sila ng ilang ospital na wala namang COVID ang kanilang ama kaya hindi nila ito matatanggap. Kasi nag-negative po siya eh. Ang gusto po ng ibang ospital, ito po, negative po siya. Negative. Apo. Ang gusto pong i-admit po, pag-COVID. Ngayon po, meron naman pong gusto po siyang ihalo naman sa mga COVID patient. I-admit po, pero gagawing, iihalo po siya sa mga COVID patient. Ayan na po yun, parang nagkakalokohan po. Hanggang sa bumalik sila sa isa sa maunin lang pinuntahang ospital na Bernardino General Hospital. At doon lang na ipasok sa triage ng naturang ospital sa Rene dahil lang naghihingalo na siya. Ilang beses po kami nagbakaawa, ikot-ikot na po sila ng iba't ibang ospital. Wala man lang po talaga. Kahit isa po doon na awa or may puso man lang, wala po. Mga pusong bato po sila. Sobrang nagagalit po yung nasa puso namin. Yung mama ko po nagsisigaw na po doon na sabi niya, di ba dalawang beses kami pumunta sa inyo, ayaw niyo kaming tanggapin. Ngayon, kung kailan naghihingalo na yung papa ko sa inyo, hindi pa po, ay doon lang po in-admit. Doon lang po nila tinanggap kung kailan naghihingalo na. Samantalang dalawang beses po kami nag-try na mapa-admit po si papa doon. Respiratory complications ang ikinamatay ni Rene. Hinihintay naman ng pamilya ang resulta ng kanyang RT-PCR test. Naka-isolate na rin silang buong pamilya habang ang katawan ni Rene nasa morgue pa. Sinubukan naming kunin ng panig ang Bernardino General Hospital pero tumanggi muna silang magsalita. Sinusubukan pa rin naming makuna ng pahayag ang Philippine Heart Center. Ayon naman sa Philippine Hospital Association, hindi dapat sisihin ang mga health worker. Dahil gustuin man daw nilang tanggapin ang lahat ng pasyente, hindi na rin daw nila kaya. Punuhan at saka aggravated by yung manpower deficiency,
Kasi yung mga nurses, mga doctors, wala, nagkaka-COVID na rin sila. Talagang grabe ang manpower deficiency ng mga ospital.